Ang totoong kwento ng pag-ibig. Masakit kasi yung makikita ko lalaki yung anak ko, walang ama. Totoong kwento ng isang taong nagmahal. Goodbye. Nasaktan. It's time for me to go. Ayoko dito. At buong tapang na hinarap ang masakit na katotohanan. Hindi ka gumawa ng paraan para maitama yung gusto? Hindi mo siya kayang mawala? Starting today, break na kayo. Alright? Say thank you, say sorry, say goodbye. Ang totoong kwento na minsan nyo nang nasaksihan ay muling matutunghayan sa Papa Jack's True Love Conversations TLC. The drama special. The drama special. Hala! Hala, nababaliw na si Tanya. Hindi ka ba nakapananghalian? Teka. Alam ko na kung bakit ka nagaganyan. Hoy! Ano? Alam ko na kung bakit ka nagaganyan. Bakit ba? Kasi wala nang Flabby Bird. Flabby Bird. Flabby Bird! Hey, Mama Tanya, may tanong ako sa'yo. Sige, tanong. Meron ka bang ganda problems? Ay, wala. Kasi... Wala? Oo. Hey! Kasi ano na siya, na-deal ko na siya dati. Na-deal? Na-deal ko kasi na ako hanggang ngayon. Pero feeling ko tunog alien ako ngayon. Teka. Ito. Ayan. Oh, ayan, wala na. Ay, ang galing mo. I'm so happy. Thank you. Ano ba yan? Hindi ko nakita agad. Yan, ikaw may ganda problems. Oo, may ganda problems talaga ako. Maganda lang talaga. Pero alam mo, may ganda problems talaga ako. Alam mo, yung tipo pupunta... Ano ba, paano ba yan? Yung pupunta ka ng mall, tapos pagkakaguluhan ka. Ay, kaya ngayon na kasi ako dyan, hindi ko siya pinaproblema. Gusto po, patawarin niyo. Kaya nga ako ngayon, hindi na ako pumupunta ng mall nang mag-isa. Kasi kinukuyog ako eh. At least dapat meron akong bodyguards. At least mga apat. Kasi ako nag-aano ako eh, nagbebelo ako. Wow, matanda lang masisimba sa mall. Para hindi ako makita, hindi ako ma-recognize. Oh, ang ganda nun ah. Eh, pagkakamalad ka namang baliw. Magbebelo, okay, ang lamig-lamig, wala namang araw. Ay, sige na. Hindi na talaga ng problema. Sabi ni Manong Driver, ang kakapal naman ang mukha ng mga DJ na ito. Tingnan mo nga yung itsura nito sa mga. Ano ka ba, makapal talaga mukha nyo, Len? Talaga. Kapag ka manipista, eh, dinabutas to, isang tusok lang. Ayan tayo eh. Di kayo marunong. I-appreciate mo yung binigay sa'yo. Oh my gosh. Kaya ko to. Kaya ko to mapalili. Yes, kaya natin to. Ay, eh, ang problema nga natin ngayon, pogi problem. Mag-hello ka muna. Ay, hello ka. Ikaw muna. Nabira? Ikaw muna. Hello ka, miss you. Hello ka pa. Kapili nyo na nga po malapos sa 90.7 Love Radio. At teka, sinising, nasisipon ako. Ako nga din eh. Teka, hina pa ako. Inuubos ko yung sipon ko. Ayaw maubos. Ayaw. Mula po sa 90.7 Love Radio, Bebe Christine Dera. At ako naman po mula sa YesFM, ang tanya niyo lahat, Tanya Chinita, na magbibigay solusyon. Pwede rin naman ang konsumisyon. Isang upuang drama. Isang upuang yamot. Isang upuang iyakan. Kapag kaalaw na na. Tama na. Wala nang naintindi. Hindi na naintindi. Mahina na ite. Ito na nga yung kwento natin ngayon. May pagka-pogi problem siya. Yeah. Oo, malaki ang kanyang problema. Ang problema niya, gusto ko ikahon siya. Problema niya, paano pagsasabay-sabay? Ay, nako. Ay, nako! Utot mo, bilog! Star! Effort! Ito na ang kwento nga po ni Paolo na tumawag noong January 16 kay Papa Jen. Si Paolo po, igaganapan po yan ni Rico Pan. What? Uy, sa totoong buhay, meron niyang poki-poki. Poki problems. Ang baboy mo. Ang baboy mo. Ba't ganyan yung mga lumalabas sa bibig ang makakalayan? Poki problems. Pogi! Ikaw, basta... Ipa-spell ko pa sa'yo eh. O sige. Poki problem. Ano yun? Bayan, dingina. Anong bayan? Buti na lang maganda ka. Ang gaganap naman po bilang Patricia, si Maria Morena. Ang gaganap naman, napalunok. Bilang Chloe, si Missy Ista. Gaganap bilang Ash B. Rakitera.
Ashby, no? Ashby. Ashby yan eh. Oh, gaganap bilang ano, Janelle La Banderas. Gaganap bilang Randy, si Jigo Bandido. At gaganap bilang Karen. Si Rika Hira. Sa panunod sa iyan. Ano ba yan? Mali yung nasa akin. Dalawa yung part dyan ni Shaiti Sai. Ah, multi-talented siya dito. Talentado pala siya dito. Basta yun na. Kung bakit maraming girls, abay kayo na ang bahalang humusga ka. Eh, pogi problems nga eh. O, ito na nga po malapos sa panulat ni Toti Sandoval, directed by Salvador M. Royales. Ito na po ang kwento ni Paolo. Sa Poki Problems. Di ba ka-move on? Dito, ayan tayo eh. Dito sa TLC. Ang kulit mo kasi, Poki Problems. Ako talaga, ay naku, bingi ka lang, mali yung pagkakarindig mo. Dito po sa TLC, dito po. Ambot sa imong labo. Ay, dito po sa Papa Jack's True Love Conversations, the drama is special. TLC. Paolo! Po. Ganyan ka talaga kabagal magsalita. Opo. Okay lang yan. May kilala akong ganyan din. Pero actually, nung kausap ko siya, nakatulog, binangungot na ako't nagising. Hindi pa siya nakakalahati. Natutuwa ako sa'yo kasi magaan kang kausap. TLC. Paolo, matagal na pala tayong hindi gumimik, ano? Ngayon lang uli. Palibasa, marami kang pinagkakaabalahan. Sino palang bago mong jowa ngayon? Uy! Paolo! Ano ka mo? May sinasabi ka ba? Anak ng teteng naman, oh. Ano bang nangyayari sa'yo at kung mukhang wala ka sa sarili mo? May problema ka ba? Wala naman. Okay lang ako. Ay, sa bagay, lagi ka namang ganyan eh. Buduy na buduy yung dating mo. Ang tagal mo mag-response. Buffering lagi. Tapos, ay naku, bagal pa magsalita. Yan ba talagang natural mo? Oo naman. Ang tagal na nating magkaibigan. Hindi ka na nasanay. Ay naku, sa pagsasalita ka lang naman mabagal. Pero pagdating sa chikas, ang bilis mo. Siguro sa babae na ubus ang pera mo, no? Wala, no? Wala na akong uubusin ngayon dahil ilang buwan na akong nakatingga. Ay, nga pala, oo na, alam ko na. Wala ka palang trabaho. Saka kumukuha ng pang-araw-araw mong gastos. Eh, saan ba? Eh, di kay daddy. Kaya tinatamad ka ng maghanap ng bagong work. Palibhasa, malaking kinikita ng daddy mo. Kaya parang pensyonado ka na rin. Sarap ng buhay mo, best friend. Hindi, yun ang akala mo. Nakakainip din kaya ang maging tambay. Eh, di maghanap ka ng bagong bebot na susutain para malibang ka. Yan naman ang libangan mo, di ba? Ang mangulekta ng chicks. Kasalanan ko ba kung sinilang akong gwapo? Gwapo ka nga, pero para ka namang abnormal kung umasta. Ewan ko ba kung anong nagugustuhan nila sa'yo? Kasi, sabi nila, malaki at mahaba. Ang anong? Malaki yung pagmamahal ko. At mahaba yung pasensya ko. Ang tindi mo, Budoy! Gerald Anderson ang dating! Maglalaro muna ako ng video games. Aba, may magandang chikas na naglalaro. Lalapitan ko siya. Miss, pwede ka bang maistorbo? Bakit? May tatanong lang ako. Anong oras na ba? Hindi mo alam kung anong oras na? Kaya nga't minatanong kita eh. Dahil di ko alam. Simple lang ang sagot sa tanong mo. Oras na para bumili ka ng relo. Lumang joke na yan. Pero napatawa mo pa rin ako. Siya nga pala. Ako si Paolo. Paolo Ortega. Ikaw, anong pangalan mo? Ako si Patricia. Patricia Javier. Talaga? May kapangalan kang artista. Kung sa bagay, maganda ka naman at artistahin ang dating mo.
hindi na ako tatabla ng sinasabi mo. Madid na kasi ako sa pambobola eh. Hindi ako ng bobola. Totoong maganda ka. Alam ko yon. Dahil hindi sinungaling ang aming salamin. Kaya huwag mo na nga akong bulahin. Oh, sige. Pasensya na kung naistorbo kita sa paglalaro mo. Siya nga pala, pamilyar ako dyan sa nilalaro mo. Tekken 6 yan, di ba? Sino yung favorite character mo? Si Warang. Uy, pareho pala tayo. Si Warang din favorite ko. Pwede bang maglaro tayo? Sure. Basta ikaw ang magbabayad. Why not? TLC. Ikaw una lumapit sa babae. Opo. Ilan taon na ba siya? 18 po. Paano mo siya nalapitan? Tatanong ko po oras na po. Uju style. TLC. Uy, Paolo! May nakilala akong magandang bebot sa PlayStation shop kahapon. Lupit mo, best friend. Nakuha mo yung number? Siyempre! Ako pa! Tapos, magde-date kami bukas. Ang bilis, ha! Ganon! Parang si Plus Gordon, ha! Talaga! At sisiguraduhin ko sa'yo na bukas din ay magiging jowa ko siya. Oh, kaya mo yan! Kung gusto mo, magpustahan pa tayo eh. Oh, sige! Kula ko! Bibigyan kita ng sapat na panahon. Gawin nating isang linggo para naman maging realistic ang pinagsasabi mong ilusyon. Pero, pag magawa mo ngayon bukas, edi dodoblihin ko yung ibabain ko sa'yo. Okay! Deal yan, ha? Deal! Magkano pustahan natin? Ano? May bago ka na namang prospect? Para ka lang nangongolekta ng sapatos, ha? Sinabi mo pa. At kakaiba siya, friend. Pang collector's item talaga. Bakit mo naman nasabing kakaiba siya? Basta, parang may nakikita akong kakaiba sa kanya. May pagka-weird, parang abnormal. Ano? Pati mongoloid, papatusin mo na rin. Hindi naman siya ganong mongoloid eh. Konti lang. Bagay nga kayo, dahil mongoloid ka rin. Nukarit ka kasi. Ganun talaga. Birds of the same feather flock together. Awawa lang yan, dahil tayo lang ang laging magkasama. Ah, ganon. Lukarit din ang tingin mo sa akin. Oo. Bakit? Ano bang tingin mo sa sarili mo? Tell me honestly, friend. Pag humarap ka sa salamin, ano'y nakikita mo? Ano ba? Eh, diyosa ng kagandahan. Diyosa ng kagandahan? Bakit? Sino ka ba sa akala mo? Si Missy Hista? Pwede na rin, pero mas kamukha ko. Marian Rivera! Otot mo! Oblong! Otot mo rin kulay green! Ang baboy! Ano? Pakikulit nga ng sinabi mo? Bingi ka ba? Hindi mo ba ako nadinig? Ang sabi ko, will you marry me? Ginugood time mo ba ako? Hindi ah. Seryoso ako, Patricia. Sincere ako sa aking proposal. Mukhang may sayad na nga yata ang kulokoy na to. Maniwala ka sa akin. Ito ang iniisip ko. Pang collector's item na siya. Ganyan kita kamahal. Kaya pumayag ka na. Oh, ano? Bakit natigilan ka? Nawiwirduhan kasi ako eh. Sa totoo lang, isang katerba na ang nanligaw sa akin. Pero ikaw lang ang kaisa-isang lalaki na nagpropose sa akin ng kasal sa first date. Di naman ako nagmamadali eh. Hindi mo ko kailangan sagutin ngayon. Makapaghihintay ako hanggang bukas. Wow!
Heavy ah. Ibang klase ka talaga. Sige na nga, payag na ako. Tinatanggap ko na ang proposal mo. Oh, talaga? Hindi ka nagbibiro? Seryoso ka? Mas seryoso ako sa'yo, no? At kailangan nating mag-celebrate ng todo-todo. Biruin mo, first date natin, naging mag-jowa tayo. At the same time, engaged na rin tayo. Bonggacious, di ba? LC. At tapos, paano mo sinabi sa kanyang, paano mo nasabing sinagot ka niya? Marry me. Sabi mo agad, marry me? Opo. Bakit girlfriend lang, ba't papakasalan mo na siya agad? Baka po, mayroon pa ibig. Ibig sabihin, wala nang jowa-jowa na ano? Kasal opo. Agad? Opo. Saan mo napulot yung ideyang yan, Paolo? Po, sa internet po. Internet? Apo. Asan ba yung cordon niya na magupit ko yan? Hindi maganda epekto sa'yo. TLC. Ano? Engaged na kayo? Sinakyan ko lang naman ang topak niya eh. Talagang malaki ang topak ninyo. Pareho lang kayong may sayad. Siguro nga. May lahi kayong mongoloid. Pwede ba? Walang basagan ng trip. Yun nga eh, kakaibang trip mo. Naiintriga na tuloy ako. Ano bang itsura ng paulong yan? In fairness, guwapo siya. May kamukha nga siyang sikat na basketball player eh. Basketball player? Sino? TLC. Bogey ka ba? Opo. Yun. Sino ka mukhang artista? James Shop. Sino? James. James? Shop. Shop? Opo. Saan yung talyer niya? Mapagawa akong kotse. James? James? James Shop. Shop? Opo. James Yap or James Shop? James Shop po. Ah, yung basketball player? Opo. Loko-loko, hindi artista yun. Ano yun? Basketball player yun. Kamukha mo siya. Opo. Like, magaling ako basketball? Opo. Paano ang paborito mong move sa basketball? Dami po. Gaya ng? NBA. Iverson. Yun. Jordan. Hindi! Magaling ka maglaro, sabi ko. Opo. Anong paborito mong move? Anong pwesto mo sa basketball madalas pag naglalaro ka? Porn card po. Ha? Porn card. Porn card? Pusang ka lang. TLC. Paano yan, Randy? Talo ka sa pustahan natin. Bakit? Napasagot mo na ba si Patricia? Oo. Pwede ba? Huwag mo akong isama sa binobola mo. Totoong sinasabi ko, jowa ko na si Patricia. Pwede nga. Totoo nga. Sa katunayan, engaged na kami. Ha? Ano ba yung pinagsasabi mo? Sira ulo ka nga siguro, ano? Kung ayaw mong maniwala, edi ipapakilala kita sa kanya. Ano, naniniwala na ba kayong dalawa sa amin? Ewan ko sa'yo, nababaliw ako sa inyo. Hay nako, sinabi mo pa. Nakakahawa talaga ang kabaliwan ng dalawang to. Ganun talaga. Kung may tinatawag ng exotic food, meron ding exotic relationship. Ako, hindi exotic ang tawag sa relasyon ninyo, kundi lunatic. Ha? Anong lunatic?
Ano pa, edi relasyon ng dalawang siraulo, bagay na bagay nga kayo dahil pareho kayong may sayad. Ang sabihin ninyo, naiinggit lang kayo sa amin, no? Kung gusto nyo, edi kayong dalawa naman ng magligawan. Bagay din naman kayo eh, dahil mga inggitero at inggitera kayo. O ayan, 2,000 muna. Saka ako na ibibigay yung balanse sa susunod kong sahod. Huwag na. Okay na to. Balato ko na sa'yo yun. Alam mo, best friend, believe din naman ako sa'yo. Kahit bulok yung style mo, umuubra pa rin ha. Pero sa tingin ko, lahat nga ng mga jowa mo meron topak din kasi pinapatulan ka. Ang sabihin mo, bitter ka lang. Dahil hindi mo matanggap na mas magandang lalaki ako sa'yo. Oh, eto na naman ta. Teka, sandali. Uy, anong oras na ba? Uy, alas 4 na. Naku, patay. Yari ako kay Ashby. Nakalimutan ko, susunduin ko nga pala siya sa opisina nila. Alas 5 ang labas niya. Mahigit isang oras doon naman biyahe ko. Lang. 5:30 na. Alas 5 ang usapan natin, di ba? Ano ka ba? 30 minutes lang naman akong late eh. Wala akong pakialam. Eh dapat na mas maaga ka pa sa napagkasunduan nating oras eh. Grabe ka naman. Ang higpit mo. Daig mo pa yung dati kong terror teacher. Pwede ba? Sagutin mo na lang ang tinatanong ko. Bakit late ka? Traffic eh. Naku, gas-gas na yung palusot mo. Wala ka bang ibang alibay? Yung kapanipaniwala, ha? Narito na nga ako, ano bang problema mo? Saan ka ba talaga nang galing? Siguro, nakipag-date ka pa sa ibang babae mo, no? Wala. Wala akong ibang girlfriend. Ikaw lang, mahal ko. Lukuin mo lelong mong panot. Malakas ang kutob ko. May iba ka pang girlfriend, no? Hindi totoo yan, honey. Oh, kita mo na? Honey ang tawag mo sa akin? Yeah, I'm sorry, sweetheart. Nalito kasi ako eh. Nakakalito talaga pag marami kang babae, no? Magtapat ka, Paolo. Sino yung tinatawag mong honey? Wala yun. Honey kasi ang tawag ko sa ex-girlfriend ko. Hindi ako ang ex-girlfriend mo. O baka naman nagkabalikan na kayo kaya umamin ka na? Wala akong dapat aminin. Hindi sapat na ebidensya yun para pagbintangan mo ako ng ganyan. Loyal ako sa'yo. Please, Ashby, maniwala ka. Ewan ko sa'yo. Umpisa ngayon, break na tayo. Kaya bahala ka na sa buhay mo. Check! Di ko nais na magkalayo tayo. Magselos ka at nilayuan mo ako. Hindi mabuti. Nabawasan ka ng isang sakit ng ulo. Huwag kang ganyan. Hindi ganun kadali para sa akin natanggapin yun. Don't tell me, best friend, ha? May bala ka pang makipagbalikan sa kanya. Oo naman. Naku, inayawan ka na niya. Kaya huwag mo na siyang habuling. Palilipasin ko muna ang galit niya. Tapos, susuyuin ko ulit siya. Wow, ibang klase ka, best friend. Noon, panay ang reklamo mo kay Ashby dahil masungit siya at demanding. Tapos ngayon nawala na siya. Gusto mo siyang habulin? Ang labo mo, best friend. Malaki na talaga yung diferensya sa utak mo. Melyabi, tobo ka ba?
Anong gagawin mo sa liyabi tubo? Ibupukpuk mo sa ulo ko? Nako, malala ka na, Paolo. Hindi ka na makukuha sa pukpuk. Eh, anong gagawin mo? Ano pa? Eh, di sisikapan ko ang tornilyo ng kukote mo. Maluwag na kasi. Buhay ko'y nasa'yo. Matitiis mo ba ako? Anong gagawin natin? Sa bago po, girlfriend ko po. Oh. Si Ashley po. Anong gagawin? Babalik lang po sa akin po. Ba't iniwan ka na? Opo, ex ko dati po. Eh, paano na yung ano, papakasalan mo? Ba't dahil pinag-uusapan? Yun lang po, ang babalik sa akin eh. Babahe po eh. Eh, paano yung ano, niyaya mo ng kasal? TLC. Ang tagal kitang hinintay kahapon. Tapos, i-indyanin mo lang pala ako? Sorry na. Kaya nga, sunurpresa kita ngayon eh. Dahil gusto kong bumawi. Bakit hindi ka nagre-reply sa text ko? Tapos, hindi rin kita makontak? Lobat kasi ako, kaya sorry na talaga, honey. Anong honey? Eh, sorry, sweetheart pala. Anong sweetheart? Ano ka ba naman, Paolo? Babes ang tawagan natin. Siguro meron ka pang ibang girlfriend, no? Sino ang honey at sweetheart na yan? Wala yun. Magulo lang talaga ang isip ko, kaya mali-mali na ako. Pasensya na talaga, Karen. Anong Karen? Janelle ang pangalan ko. Ulo! Bakit ba ako nagkakaganito? Ano bang nangyayari sa akin? Ako, pasensya na talaga. May memory gap na ako eh. Anong memory gap ang sinasabi mo? Manluloko ka talaga. Matagal ko na yung nararamdaman eh. Yee, nagkakamali ka. Ikaw lang mahal ko. Nag-iisa dito sa puso ko. Sinungaling! Ayoko na sa'yo. Manluloko! Diyan ka na nga! Doy! Deka! Sandali! Huwag mo ko iwan! Bumalik ka rito, Angel! Este, Janel pala! Ano ba yan? Sablay na naman ako. TLC. Ilan ba girlfriend mo kasi? Dahil po. Ang pusa! Ang bilis mo. Kala ko bagal ka. Ang bilis mo pala. Lima po. Lima? Opo. Eh, gunggung ka pala eh. TLC. O ano, kamusta na kayo ng jowa mong may sayad? Huwag mo namang laitin si Paolo. Para sa akin special siya. Tama ka. Mukha nga siyang special. Special child. Ganun ba? E di sige. Sa'yo na lang si Paolo. Tutal, wala ka namang jowa, diba? Ayos ah. Para ka lang namimigay ng tuta. Kailan ka ba talaga magpapakatino? Depende. Depende saan? Sa iba pang magiging jowa ko. Siguro kapag nakita ko na ang matinong lalaki, titino na rin ako. Kung gusto mong makatagpo ng matinong lalaki, edi ikaw muna ang magpakatino. Ginagawa mo lang laro ang isang relasyon. Para lang video games ang tingin mo. Kapag ayaw mo na, edi game over. Kilala mo na ako, Chloe. High school pa lang tayo noon. Mapaglaro na talaga ako. At na-master ko na ang larong ito. Kahit kailan, hindi pa ako natalo. Yun ang akala mo. Hindi porket hindi ikaw ang lumuluha, ay hindi na rin ikaw ang talo. Dahil sa ginagawa mo, unti-unti mo rin sinisira ang dangal mo. Alam mo, darating ang araw, wala nang papatol sa'yo at doon mo lang marirealize na isa kang talunan. Alam mo, Chloe,
Naawa ako sa kaibigan ko. Hindi kasi alam ni Paolo kung ano ang kanyang ginagawa. Kahit naman ako eh. Naawa rin ako kay Patricia. Pinagsasabihan ko naman pero ayaw makinig. Napakatigas ng ulo. Kaya nga, dapat na gumawa tayo ng paraan para matulungan ang mga kaibigan natin. Hayaan na lang natin sila. Sapat na siguro yung makailang beses natin silang pinagsasabihan. Mauuntog din sila o madadapa. At doon sila matututo. Teka muna, bakit nga ba sila yung pinag-uusapan natin? Pwede bang change topic tayo? Ano bang gusto mong pag-usapan natin? Ano pa, edi yung tungkol sa atin. May gusto kasi akong itanong sa'yo. Ano yun? Will you marry me? At gusto mo pang gayahin ang kaibigan mong Mongoloid, ha? Eh, di gayahin mo rin yung loka-loka mong kaibigan para masaya. Hindi ba? Pagkatapos nating kumain, manood naman tayo ng sine, ha? Wala namang magandang movie ngayon ni. Hindi na importante kung anong palabas, kundi kung sino ang kasama mo. Ikaw ha? Pilyo ka talaga. Palibasa, malikot ang kamay mo. Asu! Kunwari ka pa eh. Gustong-gusto mo rin naman. Sandali lang ha. Sasagutin ko lang itong cellphone ko. Ba't dumayo ka pa? Ako! Si Karen ang tumatawag. Hello, Be? Hello, Be! Asan ka na? Eh, bakit? Nagtatanong ka pa. Siyempre, namimiss na kita. Ang tagal mo lang hindi nagpapakita, ha? Oh, sige. Magkita tayo bukas. Hindi ako pwede bukas. Gusto ko ngayon na. Hindi kasi ako pwede ngayon eh. Ah, basta. Kapag hindi ka nagpakita sa akin ngayon, hindi mo na ako makikita kahit kailan. Pero B! Hihintayin kita dito sa bahay ngayon. Bye! Love you! See you later! Naku! Problema to. Paano kaya ako magpapaalam kay Patricia? Oh no! Si Angel naman ang tumatawag. Hello? Hello, Pangga. Kamusta ka na? Okay lang ako, Pangga. Ikaw, kamusta ka na? Hindi mabuti. Ha? Bakit? Masakit kasi ako eh. Pwede mo ba akong dalawin ngayon? Ha? Ngayon na mismo? Hindi ba pwedeng bukas na lang o sa makalawa? Ngayon na, please. I miss you so much. Sige, pupuntahan kita. Okay, see you later. I love you, Pangga. I love you too. Bye. Ako, patay ako. Nagkasabay-sabay pa sila. Ano ngayong gagawin ko? I-break mo lahat yan. Tama tinubuhay mo. Umaumaga sa aking pag-ising. Iniiwasan ko ang salamin. Ayoko nang makita ang ating mukha. Cause you know, I got this big problem. Di ako makatulog. Tuwing gabi nabubulabo. Ang gusto ko lamang ay manahimik. Please girls, leave me in peace. Mahirap talaga maging pogi. Mahirap talaga maging heartthrob. Mahirap talaga maging pogi. Mahirap talaga maging cutie pie. Sa eskwela, lahat ng chicks nagkandarapa. Hindi na sa teacher nakatingin. Tinawag tuloy ako sa office ng dean. Mahirap talaga maging pogi. Mahirap talaga maging heartthrob.
Mahirap talaga maging hogi. Mahirap talaga maging cutie pie. Nasaan ba ang hustisya? Ba't ako lang ang nahihirapan? Naging guwapo ka na rin sana. Huwag pare ko, kawawa ka lang. Mahirap talaga maging pogi. Mahirap talaga maging heartthrob. Mahirap talaga maging pogi. Mahirap talaga maging cutie pie. LC, the drama special. The drama special. Ano ba yan? Mahirap talagang maging pogi. Ano ba? Mahirap talagang maging yummy. Nakakaloka ka, Paula! Pogi-pogi mo. Ang sarap mong silaba ng buhay! Uy. Anong akala mo sa aming mga babae? Collector's item? Collection pala? Alam mo, Mama Tanya, naalala ko yung sinabi mo, Mama Tanya, no? Yung last na halos same kwento ng ganito. Yung maraming girlfriend, yung feeling gwapong-gwapo sa sarili. Yun bang yung may narcissistic personality disorder? Tama ba, Mama Tanya? Correct. Feeling ko, meron din slight na ganito si Paolo eh. Baka nga hindi lang slight, baka meron talaga. Oo, kasi over as in uber, nag-uumapaw ang tiwala at pananalig sa sarili na kaya niyang makapagpasagot ng babae dahil sa kanyang angking kagwapuhan. Na which, okay, let's say, he's super gwapo, pero please, utang na loob, gamitin po sana natin ito sa tama. Diba? Ang tipo kasi ni Paolo, kabisyo ka po, Mama Tanya, parang, alam ko, nagwapo ako eh. So, why not gamitin ko yung kagwapuhan ko para makahanap at makakulik ng babae? Oh, syempre, eto namang si babae. Dahil pogi yung nambobola, nagpabola naman, ayan tayo eh. Bye! So, I think this guy needs help. He needs to undergo therapy to know the difference between their actual and their ideal self. Nasaan ba yung mga magulang mo, Paolo? Ay... Diba pinababayaan ka? Ay, sa magulang po ni Paolo, you play a very vital role sa pagbabago ng anak ninyo. Baka naman kulang talaga ito sa pansin. Itong si Paolo, kaya sa iba naghahanap ng atensyon. Maaaring bata pa lamang, ganun na eksena niya everyday. So nung magbinata, ayan umariba. Sa iba-ibang babae, nagpapapansin. So nasaan ang magulang mo, Paolo? Paging, paging! To Paolo, again, huwag po natin gawing trophy ang babae na iipunin mo lamang. Tapos, alam mo yon, ibibida mo siya sa iyong mga tropa para maipakita sa kanila na nakadami ka talaga. Hindi po yan maituturing na achievement. Bagkus, isa po yung malaking failure sa'yo sa buong pagkatao mo. So umayos ka, Paolo. Huwag ka magpapakita sa akin kung gusto mo silaban kita ng buhay. Pogi eh. Wawa man. Ako naman may ganda problems ako pero hindi ko ginagamit yung ganda ko para manloko. Ayan tayo eh. Ay nako. Ay nako. Gamitin natin yung kapugian natin sa tamang lugar.
ka magulo dyan. Naawa ka kay Paolo, ma. Bakit ka naawa? Kasi nga, hindi. At ako po kabisyo. Obviously po, eh, hindi po mabalansi ni Paolo yung kanyang emotion, no? Pag-iisip. Mm-hmm. At syempre, magre-resulta po yan sa wrong actions. Ganun naman talaga, kapo kabisyo, kapag ang isang bagay sa isip mo pa lang, eh, hindi mo na makontrol, eh, di lalong hindi mo na yan makokontrol kapag ikinilos mo na. So, si Paolo, kapo kabisyo, sana po na-gets yun na meron siyang kailangang i-deal sa kanyang sariling isip o emotion. Kasi if hindi niya po yun maaayos, pwede siyang maka-experience ng depressions o ng depression once na maguluhan na siya sa sobrang nangyayari sa sarili niya kapag di niya na naiintindihan. Kapwa, kabisyo, hindi po alam, hindi aware si Paolo na hindi siya normal, na hindi normal yung ginagawa niya. Mm-hmm. Akala niya po okay lang siya, akala niya normal lang yung mga ginagawa niya. So, sino po ang tutulong? Family and friends. Correct! And once na ikaw, tayo po ay pumatol, pinatulan natin, nagalit tayo sa katulad ni Paolo, o kaya ginantihan natin siya, sorry, hindi niya po yun magigets, iisipin niya lang na ikaw ang hindi normal at ikaw ang may diferensya. So, ibig sabihin, kapwa-kabisyo, huwag pong papatulan yung katulad ni Paolo, yung mga katulad niya. Oo! And if meron kayong friends, kapwa-kabisyo, yung katulad niya, ha, meron kayong makaibigan ganyan, help them to be correct. Normal. Mm-hmm. Yung totoong normal para sa atin, hindi normal para sa kanila. Yes. Dahil in that way, eh, madidil niya po yung kanyang sarili. Gagaling din yan, ha? Correct! Oo, kaya nga sabi nga natin kanina, mga magulang, nasan kayo? Nagwawala na yung anak ninyo. Nakatakas tong batang to. Nakatakas na nakapag payphone, no? In fairness, may pang payphone siya. Magkano kaya per minute doon? Oo. Okay, nakatambay sa barkada, nakatakas sa magulang. Hindi naman ako nagagalit, natutuwa lang ako. We! Para maano niya, masatisfy niya yung pangangailangan niya sa kanyang kalagayan. Yes. Ito yung ginagawa niya. Correct. Ako naiinis ako sa magulang ni Paolo. As in, mainly talaga sa magulang. Kasi, or ano man, alam mo yun, dapat nandito sa lasa, gagawin nila yung role nila bilang ine, bilang ama sa kanilang anak. Kaya parang pinababayaan nila eh. Imbes na tulungan nilang, eh, baka nakatakas eh. Nakatakas talaga, nakatawag kay Papa Jack. Oo, nakatakas tong batang to. Ikadena, charot. Kasi diba nasa bahay lang naman siya. Chika lang. Oo. Oo. Baka naman nakatakas lang. Tulog na yung nanay at tatay niya, diba? Sa bagay, baka mga alas 12 ito tumawa. Tulog na yung nanay at tatay niya. Magadawag nga kay Papa Jack. Yung tipong umalis siya ng bahay, mga 11:55, nakadating siya sa payphone, mga 1:30. Yun. Pero in fairness to Paolo, kung ano ang bagal ng salita, ganun ang bilis ng panliligaw. At kung mukha niya si James Shop. Oo, James Shop, yung point guard. Yung phone card. Yung phone card. O diba siya na talaga, as in, ikaw na. Kawawa naman ang batang ito. Pero ang laki ng problema niya, ha? Mm-mm. Kasi, alam mo yun, grabe. Sana masolusyonan pa. Paano niya sisiputin yung ibang babae? Ang hirap, pa. Ang hirap nun. Si sweetheart, si babes. Wala, si babes tumawag. Hala, ano gagawin Be, ko? Behani, panggahan, dami. Lima. Si heart. Samantalang tayo nga. Wala man lang matawag. Samantalang si kuya na naka-blue ngayon dyan sa may jeep. Oo. Oh, nga, walang juwa sa Valentine's Day. Wala siya, walang paglaanan ng pera. Manghingi tayo kay Paolo. Mamigay ka naman, Paolo. Huwag ka madamot. O, diba? Nakakaloka. Pero again, I think this guy, kailangan talaga niya ng tulong. At sana ay mamatulungan na siya at maagapan siya. Sayang kung pogi, no? Sayang. Palahian. Ganyan. Reminder. Siya lang ang nagsabi, pogi siya. Ito naman, maniwala. Eh, no, nakabola siya ng limang babae. Imposibleng di siya pugi. Ito nga si Patricia Javier, oh, napa-oo niya. Diba? Parang collection items, etc. Pa-oh. Palik ni Kuya Paolo, eh. Oo. So, anong meron kayo dyan? James Shop. James Shop. Anong ano yan? Point card. Ay, marami ka bang alam na ano na mga style? Alam mo, anong style ito? Ano bang magandang style? Gusto ko yung ano, baliktaran ba yun? Ay, yung kinarikahera at misinista, baliktaran? Ay, ang gusto ko, ano, yung anong tawag doon? Ayoko, baka ma-KBP tayo. Baka ma-MTRCB.
Pero ako sa mga matitunong lalaki naman dyan, na hindi lang isa, hindi dalawa, hindi tatlo, kundi isang katerba ang jowa, huwag po nating paglaruan ng puso ng babae. Mm-mm. Baka dumating yung panahon na seryoso ka na, ikaw naman yung paglaruan nila, ikaw din. Buti nga! Pangit ang tawa. You're so funny. Parang paniking na ipit sa sanga ng mga. Ang pangit ang sa lalamunan, te. Yan nga po ang kwento ni Paolo. Si Paolo. O yung apelido niya, Eche, ano lang yun na, Chika lang yun na. Uh-oh. Baka i-search nyo, lahat ng Paolo makita nyo. Paolo Ortega, uh-oh, isipin nyo, ganun talaga siya. Kawawa naman yung inusinte. Intindihin nyo na lang ha, si Paolo mo. Oo, wala gawa-gawa lamang po namin yung mga apelido doon, ha? Huwag po ka tayo malin lang. Baka i-search sa Facebook, correct, at i-add. Oo, sabihin, ikaw ba yung nakirinig? Grabe, ang pogi mo nga. Abnormal ka. Abnormal. Gawa-gawa lang po namin ang mga mapaglarong utak ni Toti Sandoval. Again, kapag ikaw ay pumatol doon, ay kapareho ka niya rin. Correct. At saka sana, no, sana lang if ever hindi mapigilan, sana mahanap talaga ni Paolo yung babaeng tutulong sa kanya para siya ay gumaling. Diba? Yun lang. Ito nga si Paolo, ginanapan po ni Rico Panyero. Ay, grabe, ang galing. Yeah! Yeah! Yan ang yung pagka-Best Actor Award. Oh, ikaw ay ma-awardan sa UP. UP anang lata. Paano ba? Paano ba, Rico, yung tawa mo? Paano? Paano, Rico, yung malayo, tawa mo? Palapitin mo sa mic. Ayan, ayan. Para yan. Meron nakauna yan. Paano yung tawa Rico? Dapat yung tawa mo. Sabi ko na nga ba, hoy, ganun, dapat. Sabi ko na nga ba, effortless yan sa Rico. Isama! Ay, meron ako dito, nandito si Budoy. Budoy, dali, push. Best friend! Ay, best friend. Ba't ka nandyan? Kamusta ka na, best friend? Nahanap ka na ng psychiatrist mo. Ha? Ano daw? Wala, tama na yan. Slow ako eh. Actually, kahit naman sa totoong buhay eh. Thank I love you, Paolo. Ah. Thank you, love you. I love you, Paolo. Mamaya ha, doon tayo sa my James shop. Yes, sweetie. Ano ka ba, babes ako? Ganun pala titingala. Ay, mga tantawa natin parang tanga lang. Yan nga po si Paolo, si Rico Panyero, Patricia, ginanapan ni Maria Morana, si Janelle Lalabanderas, Diego Bandido bilang Randy, Ashley Rakitera, Chloe Missy Hista, and Karen Chaitisay. At yan nga po ay mula po sa panulat ni Toti Sandoval. Yes. At syempre, salamat sa ating sound engineer Jason Sagun, sa ating musical scorer Danny Frias, at ang ating director Derek Salvador M. Royales. Yeah. Thank you po sa inyong pakikidrama in Tuesday. Isa pa nga. Sinasanibad po si Tanya Chinita. Kami po ay magpapaalam na baka pati ikaw masanibad. I-follow nyo na kami sa aming Twitter, Facebook, Instagram at Kristindera907. That's KristinDera907, facebook.com/Kristin101 at Love Radio Manila. Yay! Ako rin po si Tanya rin po sa Twitter at DJ Tanya Chinita, sa Facebook at Instagram Tanya Chinita. Idamay na rin ang Yes FM Manila. Yes, tomorrow! Panibagong kwento na pag-ibig! Oh, yeah. Ang ating tatambay! Yes! Sana excited na kayo ha, bukas. Ay, excited na talaga sila. Gusto nga nila mamaya mag-air uli tayo eh. Saya, no? Nakapiling nyo? Wala pa sa 90.7 Love Radio. Sige lang. Ipilay mo lang yan din. Ikaw si ano? Ako po si Chuchu Kristindera ng Love Radio. At ako naman po, may plema-plema pa. Ako po si Tanya Chinita na magbibigay sa na. Nakaano ka ba? Nakatira ka ba? Opo. Magbibigay konsumisyon.
Isang upang drama. Isang upang yamut. Isang upang yaga. Kapag alam na daw. Kaya na din. Drama na. Teka lang, teka lang. The Drama Special. The Drama Special.